Hello guys, welcome to my vlog again, Yuyu Marino. Guys, i-update ko lang pala kayo dun sa unang vlog natin sa turbo charger. Yung nag-jam yung turbo charger natin dahil sa fouling. Ni-report natin sa office na minimize natin ang pagtakbo ng number one generator dahil lang hindi pa natin na certain kung ano talaga yung root cause, dahil yung turbo charger natin is just an immediate cause. Immediate cause lang yun guys, may iba pang nagko-cause sa kanya, which is sa unang report natin, sa unang vlog natin, nakitaan lang natin ang number 1. So after that guys, nag-double check kami. Kung matatandaan, ginamit natin sa pagkuha ng compression pressure is just the engine indicator. So ang ginawa namin, ginamitan namin ng talagang pressure gauge na. Nakitaan natin ng additional na mababa ang compression pressure sa number 1 at saka number 4. Yung number 5 naman may hagyang pagbaba pero hindi naman ganun kababa. As compared to the other units, 139 at yung number 5 is 137. Which is the worst is number 1 and number 4. So nag-report ako sa office na i-carry out na namin yung major overhaul since overdue na rin, which is 11,000 na ang total running hours dito from the previous overhaul. That's one. And loop oil guys, yung centrifugal filter, napakabilis ng accumulation ng sludge niya. Yung frequency ng paglilinis namin guys is binabaan namin dahil napakabilis. Ibig sabihin, meron siyang continuous na contamination. At mabilis marumihan ang main filter natin. Ang main filter natin guys is a disposable type. Meron na lang kaming dalawang set, so hindi natin pwedeng ayaan lang ang ganun na sitwasyon dahil hindi natin yan masosolve sa pagpalit ng bagong filter, which is ang problema nasa loop oil contamination. So yun ang sinuggest ko sa company. Ang main doon guys is expected blow by dahil yun ang isang cause ng bakit tayo makakaroon ng contamination sa sump dahil meron ng konting blow by. Ayun, nag-approve naman sila agad. It's my call to do the jobs. A major overhaul guys is a long process. Bakit? Dahil ang matagal dyan sa trabaho na yan is actually the measurements. Yung liner calibration, yung piston pin, groove, ovality ng conrod. Kailangan din natin i-crack test ang mga piston natin, ang mga conrod big end, lower and upper hubs. Basta madali lang guys, kung ano man, kung before ang schedule ng major overhaul, i-check nyo lang ang mga recommendation galing sa maker natin at least guided tayo. Yun lang. At yan ang ginawa namin, the rest, pati yung liner, ito yung jacket, yan, chinek natin yan lahat guys. So, ang gusto ko lang i-highlight dito sa major overhaul guys, lalo na sa cylinder part, aside from changing the valve stem seal, kailangan guys yung valve rotator palitan natin. Otherwise, wala tayong spare na valve rotator, at least palitan nyo yung bula or yung spring. Bula at saka spring, kailangan palitan yun guys. Kasi, as I've mentioned doon sa mga previous vlogs ko, ng exhaust valves, intake valves, lalo na sa isa exhaust valves, kailangan umiikot during operation dahil nagkakaroon siya ng lapping effect between valve and the valve seat para iwasan natin na magkakaroon ng premature breakdown ng mga barbula natin. At ang cause lang doon is the valve rotator. Yan ang minsan yung nakakaligtaan natin. Premature nating binunot ang cylinder head dahil hindi siya umabot doon sa next interval. Dahil after na major overhaul, half of that is the cylinder head. Hindi natin inabot ang next cylinder head overhaul interval dahil sa premature breakage ng exhaust valve. Root cause is the valve rotator. So, yan guys. Yan ang kwan. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo ano yung mga findings namin, nireport namin sa office at yun, nag-approve naman sila agad. So, yun guys. Yan ang report natin. Nung unang nag-jam yung turbo charger at yun, nag-carry out tayo ng further investigation at nireport natin kung ano yung mga nakita natin. At lalo na yung major overhaul, 11,000 na. Actually, mababa pa sana yan.
Kaya lang, managpakita na siya ng mga symptoms na may blue buy na. At last performance report, napakataas na ng mga temperature. So, nasolve na natin yan nung pinalitan natin ang turbo charger. Ang kwan dito guys, is yung mga lube oil filter natin, madaling marumi yan. Lalo na itong kwan natin, compression pressure natin, which is number 1, number 4, and number 5. Mababa na. So, nagbigay tayo ng conclusion sa opisina, guys. At nagpaalam tayo na bunutin natin dahil yung item C to F is an indication and evidence na siguradong may blue buy. So, dahil June na rin, nasa major overhaul. So, gagawin na natin. So, ngayon, guys, nag-positive naman ang reply nila. So, gagawin na natin ang overhaul, guys. Connecting rod, ovality, measurement, yan, at mamark natin. Mamark natin yung mga points kung saan tayo magsukat. Kailangan walang ovality. Kung meron man, kailangan nasa within operational limit siya. Otherwise, kung lumabas man, hindi natin pwedeng gamitin ang kung rod na yan. Kailangan natin palitan. Mamaya, measure natin yan lahat. Piston pin at bearing contact faces, sila natin check guys. At kailangan natin i-measure ang pin diameter. At crank pin diameter, susukatan din natin yan. Kasama yan sa mga measurements. Mamaya, susukatan natin. Kaway, kaway! Sa bulb seat o-ring na ito, ang mangyayari dyan pag nag-fail, pag tumagas yan, yung process of combustion dadaan dito at yung exhaust gas ay hahalo sa cooling water natin. So magkakaroon ka ng pulsation ng pressure mo sa kwan, sa cooling water. So yeah, kailangan importante mapalitan ito. So ngayon dahil meron naman kaming spare, sobra yung spare namin. At may naka-order pa na anytime ay darating. So, decide na kami na palitan na lahat. Kasi dahil dito, sa kwan na to. Kasi sigurado, hindi tatagal yan. Hindi aabot ng next overhaul yan dahil sa condition na to. Kundrat, big end bore, pinawanan na namin ng ovality. Yung mga points na to. Points na yan. Pinawanan namin ng ovality. Wala naman. Walang ovality. So, di pa. Lahat yan, pinawanan namin. Yun ang importante. Yan. Dito lahat yung result. Uniform lahat ng measurement. So, mas maaari, kuhanin mo yung mga importante mga measurement. Para malaman mo kung ano lang nagiging condition ng mga components natin. Ito naman, liner. Yun. Tapos nag-honing kami. Tapos na yan sa pag-honing. Tapos yung jacket naman, ayos pa naman yung kondisyon. Lilinisin natin yan. Palitan natin ang mga o-rings. Yan. Ito, jacket. Yan. And guys, mag-die check na kami soon. Yan. Yan. Part ng major overhaul is to check whether your piston is cracked or not. Kasi bare eye natin, hindi natin makikita. Lalo na yung mga hairline crack, hindi natin makita. So, ma-distinguish lang natin yan by using this flow and crack detector. Ano magandang brand? So in o kwan? Ha? Bully. Ha? Bully? Mag-die check na kami guys.
piston natin kailangan flawless. Di ba, Third? Di ba, Third? Kailangan ang piston flawless, di ba? Flawless. Flawless. Di ba? Di ba, Sek? Anong gusto mo sa concept? Di ba, flawless? Oh. Kailangan flawless. Tingnan mo, anong sabi dito? Anong sabi dito? Flow. Oh. Oh, flow and track detector. Kailangan walang flow. Guys, nakakuha na yan sila lahat. Fully occupied yung mga kabaro natin. Yan, si electrician, si Peter, nandyan sa cylinder head. Sila magtatanggal ng bag set. Si Gundo naman at si Tricero, yan ang in-charge sa mga measurements lahat. Mga calibrations. Ayan. Yung dalawa naman doon, yung sa Gilles. Okay guys, walang crack ang piston natin, flawless. Yeah, walang crack. Okay ang piston natin. Yeah. Usable lang lahat ng piston natin, guys. Maganda. Ganda pa ng upa niya, tube niya, wala pang problema. Within operating limit pa siya. Sa Conrad big end bore naman, lower upper hubs, kailangan die check din natin. At guys, ang concentration natin dito, mas focus tayo dito sa vicinity ng mga bolts kasi dyan nagkakaroon ng cracks. Doon madalas nagkakaroon ng cracks. So doon tayo mas focus. Kasi madali lang dito sa bearing shell area, madali lang tingnan, madali lang ikuhan, i-distinguish. So focus tayo doon sa vicinity ng mga bolts. Yan, flawless guys, happy. Pwede. Flawless ang mga piston natin. Parang kuwan lang. Parang si kuwan lang. Doktor ano? Ha? Doktor M. Yan, in place na ang mga piston rings natin. At ang arrangement ng piston ring natin, guys, kailangan 180 degrees to each other. Huwag tayong magkakamali dyan. Liner, jacket, nire-ready na rin natin. At ang calibration ng liner, guys, hindi natin na-document, pero normal naman lahat. Nasa limit pa siya. So, babalik na natin yan soon. Yan ang jacket, yan ang umayapos sa liner natin. Kumbaga, jacket, literal na jacket. Yan guys, nagyan natin ang o-ring. Oh,
Once again, kailangan nating palitan ang bag rotator. Kung hindi man, at least yung spring at saka bula. Renew natin para magkakaroon tayo ng lapping effect habang nasa operation ang mga generators natin. Para maiwasan natin yung premature breakdown bago aabutin ang next cylinder head overhaul.